siya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang Liberian national na naninirahan dito sa Pilipinas, nangingigil umano sa dating Pinay na karelasyon. Ang kanyang alas, ang kanilang sex video na ipakakalat niya raw kapag hindi sumunod ang biktima sa anumang iuutos at hihingin niya. Ito pa po yung iba pa na kailangan ko magpadala ng pera sa anak niya. Binaboy niya po ako. Kinuha niya po yung pera ko. Kaya si X, hindi na nakatiis at nagsumbong na sa mga otoridad sa tulong ng resibo. Sa pinagsamang pwersa ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit, Regional Special Operations Group, National Capital Region Police Office, at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kasama ang resibo, sumama kami sa nakaschedule na date ng biktima sa suspect. Ang maaksyong pagsalakay ng otoridad sa suspect kasama ang resibo, abangan mamaya! Ang sasakyan na ginagamit sa rent-a-car business ni Raffy, hindi niya tunay na pangalan, nakarnap ng rentahan ng isang customer sa Pampanga na tiktikan sa Paranaque at kalaunay natunto ng mga otoridad sa Cavite. Yung sasakyan is napalitan din ng plate number, kaya na-impound po yung sasakyan. Makalipas ang ilang buwan, aba! Kulang-kulang na ang mga pyesa ng sasakyan! Naku po! Sino ang nangahoy sa SUV? Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaingat problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Biktima di umano ng extortion ng dati niyang karelasyon na isang Liberian national. Ang banta niya sa biktima, ipapakalat ang kanilang maselang video kapag hindi siya nagbigay ng pera. At nang silipin sa records ng Bureau of Immigration, overstaying alien na rin pala siya sa Pinas. Nako, doble-doble atraso! Umabot na ng mahigit 100,000 piso ang kabuang pera, gamit at grocery ang naibigay ng Pinay na itinago namin sa pangalang Cherry sa dati niyang kasintahang foreigner. Ito po, ilan lang po ito sa mga nirequest niyan by force. Pero hindi para suyuin ang ex-lover kundi kinikikilan daw siya ng Liberian national. Ang dahilan, tinatakot di umano siya ng dating nobyo na magpapakalat ng sex video nila kung hindi siya magbibigay ng mga ayuda. Pag hindi kayo nakakapagpadala, napipikumba, paano ho? Pag hindi po ako nagbibigay, nananakit po siya. Aha. I-check niya talaga lahat ng wallet ko. Gagawin niya po lahat. Uhubaran niya ako para makuha niya po yung pera. Ultimong 25 po kukunin niya. Ano pong resibo? Ano pong pagpapatunay ang inyong dala ngayon? Ito po. Isa po to sa yung pinuwersa niya po ako magpadala dun sa anak niya sa Monrovia, Liberia, Africa. Aha. Po, ng mahigit 4,000 pesos. Paano nga ba ang love story na uwi sa mapait na ending? September 2022, nang makatanggap daw si Cherry ng inquiry sa kanyang pinaupahang apartment mula kay Abudo Noel Johnson o alias Lincoln. Ito po yung first time na nag-inquire siya, nag-text siya sa akin. Sabi niya po, nandun na daw po siya sa gig kung pwede daw po i-check yung room at kumusta daw po ako. Pero si Lincoln, agad daw dumamoves at biglang tumawad sa renta ng bahay. Ang tawaran sa upa ng bahay, bigla raw na uwi sa ligawan. Hindi man nagpatawad ng presyo sa upa si Cherry, ang puso naman niya ang kanyang ibinigay. Dahil si Cherry, bigla raw na fall kay Lincoln. Tenant na? Lover pa? 2 buwang naging magkarelasyon sina Cherry at Lincoln. Naging maayos naman daw ang kanilang pagsasama pero habang tumatagal, nakikitaan na raw ni Cherry ng mga red flags si Lincoln. Kaya si Cherry nakipaghiwalay na agad kay Lincoln. Dito na nagsimula ang umano'y pangingikil ng suspect. Hanggang ang suspect mas nagiging demanding pa raw habang tumatagal. Dahil pati upa ng kanyang tinitirambay at lahat ng pangangailangan sa araw-araw sa pilit ang hinihingi kay Cherry. Ito po rin yung tinex sa akin nung may-ari. Ako po yung sinisingil kasi daw po ako yung girlfriend niya. Pero bukod sa pangingikil ng suspect, si Cherry may iba pa raw ibubunyag. January 8, 2 days po, na binaboy niya po ako.
Aha. Nung dinanas niyo po ito, kayo pinagsamantalahan, inabuso, ikinulong, anong nasa loob ninyo? Gaano ito kasakit sa inyo? Halos gusto ko na lang pong mamatay. Dahil sa matinding pagpapahirap ng suspect sa kanya, panahon na para ilabas daw ni Cherry ang naitatago niyang resibo laban kay Lincoln. Ito po yung expired na visa niya na almost 3 taon na po. Nangangahulugan? Expired na po siya. Overstaying na po siya. Nako! Lagot na! Agad na nakipag-ugnayan ang resibo sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU para idulog ang reklamo ni Cherry laban kay Lincoln. Matuldukan na kaya ang pangingikil at pang-abuso ng suspect sa biktima? Abangan mamaya! Less than 15 minutes, I'll be there. Okay, keep me waiting. Susunod! Ang kotse sa rent-a-car business ni Raffy, kinarapat na hanap sa Cavite. Dahil sa insidente, kinailangang i-turnover ang SUV nang balikan ni na Raffy sa impounding area ang SUV. Aba! Kulang-kulang na ang mga pyesa ng sasakyan. Isang sasakyang ginagamit na pang negosyo na may-ari abatila, hinanap buhay na ng iba. Matapos kasi itong rentahan ng isang customer noong 2022, nang ghost raw ito nung singilan time na. Kaya naman humingi ng tulong sa Highway Patrol Group ang may-ari, pero pagdating sa impounding area sa Laguna, ang kanyang pinaka-iniingat-ingat ng sasakyan, chop-chop na. August 19, 2022, nirentakan daw ng isang Chinese national ang SUV ni na Raffy. Pero bigla na lang daw siyang ginost ng kanyang kliyente. Noong September 5, 2022, sa tulong ng GPS tracker na nakakabit sa kanyang sasakyan, nasundan at nahanap niya ang kanyang SUV sa isang hotel sa Parañaque City. Napansin po namin na palitan na yung plate number ng sasakyan. And then yung mga scratches or damages ng sasakyan, pati po yung conduction sticker. Nang tignan ni Raffy sa LTO hotline ng registration details ng ipinalit na plaka, napag-alaman niyang plaka ito ng ibang kotse. What is happening here? Tumawag po kami ng HPG for assistance po. Umaandar po yung Innova, palihim po namin silang sinusundan. Hanggang noong September 6, 2022, nadakip ng mga otoridad ang nagmamaneho sa sasakyan ni na Raffy sa Bacoor, Cavite. Hindi ito Chinese national, kundi isang Pinoy. At nang halugugin ang sasakyan, natagpuan ang mga baril, granada, iba't ibang plate number, pati na ang totoong plate number ng SUV ni Raffy. Hinahanap niya yung sasakyan niya, nirentahan. Nung na-recover, eventual, kailangan nating sampahan ng violation ng anti-car napping yung possessor o yung tumangin ng sasakyan nila, at then yung illegal possession of firearms na na-recover dun sa sasakyan. I-turn over muna ito sa Highway Patrol Group o HPG sa Camp Crame para maimbestigahan. Wala pong napalitan or wala po kong nakitang changes dun sa sasakyan nung nasa Crame pa po. Dun sa information na ibinigay natin sa prosecutor, sa piskal, kasama po yung sasakyan at saka yung baril na recovered as evidence. Sa inilabas na desisyon ng Regional Trial Court Branch 113 ng Bacoor City sa Cavite, noong March 2, 2023, nakalagay na hindi naman i-turn over sa korte bilang ebidensya ang SUV, kaya wala raw mai-release ang korte na naturang sasakyan. Pero nanatili sa kustudiya ng HPG impounding area sa Camp Crame ang sasakyan ni Raffy. Every other month po, pumupunta po kami sa Crame para ipakiusap yung sasakyan na i-release na nila ito. Hanggang noong April 19, 2023, sa tulong ng GPS na nakakabit pa rin sa sasakyan ni Raffy, nalaman niyang ibinyahi ito papuntang impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna. Pero nang puntakan nila ang sasakyan nito October 23, aba! Nawawala na ang iba't ibang pyesa ng SUV, hindi na rin ito umaandar. Susunod! Sa cellphone video ng kuha ni Raffy, makikita na ang kanyang sasakyan. Wala na ang gulong at ang dalawang upuan sa harapan, missing na rin. Sumama kami sa naka-schedule na date ng biktima sa suspect. Less than 15 minutes, I'll be there. Okay, keep me waiting. Ang kotse sa rent-a-car business ni Raffy, kinarapat na hanap sa Cavite. Pero sa loob nito natuklasan ang mga baril, granada at mga plaka. Dahil dito, i-turn over muna ito sa Highway Patrol Group o HPG. Sa tulong ng GPS na nakakabit sa SUV ni Raffy, napag-alamang ibinyahe ang sasakyan niya papunta sa impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna.
Nakita na po ng may-ari ang kanyang bihikulo sa kanyang video. Kung inyo pong makikita, kulang-kulang na raw ang pyesa sa ilalim ng hood ng kanyang sasakyan. Bukod dito, wala na ring mga gulong at mugs. Pati ho ang loob ng kanyang bihikulo. Hindi pinatawad. Kulang-kulang na ho yung upuan sa harapan. Aba, hindi na ito magagamit eh. Sinong nangahoy sa sasakyan mo, Rafi? Kasama ang resibo, idinulog ni Rafi ang reklamo sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group of PNP IMEG nitong January 8, 2024. Ang balak po sana namin is mapalitan po yung unit namin na kaparehong modelo po. Pwede mo namin kayo samahan doon sa kanila para matapos, ma-file yung kasong kinakailangan. Sinamahan ng PNP IMEG si Rafi sa tanggapan ng PNP Highway Patrol Group of HPG. Inamin ng HPG na nasa kustodiya ng isang dati nilang investigador na si Police Corporal Michael Samson ang sasakyan. Pero si Corporal Samson na-assign na raw sa ibang opisina ng HPG. Mag-set tayo ng meeting para mag-usap tayo. Ito naman, hindi namin tinatakbuhan yung isang security ng opisina. Nasa kustodiya namin yan, pananaw. Kasama ang ilang tauhan ng PNP-HPG, nagtungo ang resibo sa impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna, 4 buwan mula nang huling bisitahin ni Rafi ang kanyang sasakyan. At nang basilayan ni Rafi ang sasakyan, sabi na po yung damage niya. Di namin inaasahan na ganito ang mangyayari sa sasakyan namin. Dahil pinagpaguran po namin yung sasakyan. Ito po yung sa fuse box. Tapos yung mga ano po niya, wala na. Yung injector po niya, yung mga upuan po wala na. Saka po yung computer box. Nasa loob pa rin ng sasakyan ang plakang ginamit noong nakita nila ang sasakyan sa Parañaque City. Yung naka-attach po noong Innova, pero hindi po yan yung original na plaka niya. Na pinalitan po yung plaka. January 10, 2024, itinakda ang pagharap ng complainant na si Rafi at ang investigador ng HPG na si Police Corporal Michael Samson. Hindi iniharap ng HPG sa amin ang investigador. So, nasa Region 3 na siya, and then may ongoing na rin tayong investigation para sa kanya. Napagkasunduan na sa loob ng 3 buwan, kailangang maipaayos at mapalitan ng HPG ang sasakyan ni Rafi. Nung na-impound sa amin yan is cargo na opisina yan. So we take full responsibility and accountability. Willing po kami, sir, na mag-antay po hanggang mga 3 buwan po, sir. Kung ano yung status ng sasakyan nung napunta sa amin, ganun namin dapat ibalik sa may-ari. If ever po within 3 months po is hindi po natupad yung ano po. Hindi na natin paabutin ng 3 months. Yung 3 months is matagal na po. Can they file a case na po ba against dun sa investigator? Mm-hmm. Karapatan po nila yun. At kung mapapatunayang may pagkakasala ang HPG sa pagkakachap-chap ng sasakyan ni Rafi, pwede pa tayong mag-file ng complaints sa IAS for grave misconduct and conduct of becoming a police officer. Sana tumapad sila sa usapan. Maraming salamat sa resibo. Kung hindi dahil po sa inyo, mawawalan na kami ng pag-asa. Sa mga insidenteng tulad nito na nasa kustudiya ng mga otoridad ng isang sasakyan, malinaw na nasa kanila ang pananagutan nito. At kapag nagkaroon ng aberya tulad ng nangyari kay Rafi, dapat lang na may managot! Isang Liberian national ang sangkot di umano sa pangingikil, pananakot at paulit-ulit na pang-aabuso sa kanyang ex-Pinay partner na si Cherry. Ano pong pagpapatunay ang inyong dala ngayon na makakapagbigay patibay ho? Isa po to sa yung pinuwersa niya po ako magpadala dun sa anak niya sa Monrovia, Liberia, Africa po, ng mahigit 4,000 pesos. Umabot ng halos 100,000 piso ang kabuang nakuha ng suspect kay Cherry. Ang suspect, kinilalang si Abudo Noel Johnson o alias Lincoln. Pero bukod sa paranakot kay Cherry, hindi rin daw nakaligtas sa pagbabanta ang kanyang mga menor de edad na anak. Dahil hindi na matiis ni Cherry ang pagpapahirap sa kanyang suspect, lumapit si Cherry sa resibo. Ano po ang gusto ninyong mangyari sa inilapit niyo pong reklamo sa amin? Yes, sir. Gusto ko po madakip siya para pagbayaran niya po yung mga ginawa niya pong masakit. Ginawa niya pong
kababuyan, na mga pananakot sa mga anak ko. Gusto ko pong makulong din siya or ma-deport po. Agad sinamahan ng resibo si Cherry sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU. Agad nilang pinlano ang isang entrapment operation sa suspect kasama ang Regional Special Operations Group, National Capital Region Police Office at Cybercrime Investigation and Coordinating Center kasama ang resibo. Tumulak agad ang mga otoridad sa meet-up place nila Cherry at ng suspect na si Lincoln. Pero hindi pa man nakalalayo, nakatanggap ng tawag si Cherry mula sa suspect. Hello? Less than 15 minutes, I'll be there. So sorry, I'm sorry, don't get mad. Aba? Excited match ka, brother, ha? Pagdating sa meet-up place, siya po yan eh. Kumpirmado, siya na ang target na si Lincoln. Agad pinalapit ng mga otoridad si Cherry sa target. Pero teka! Mukhang humihirit muna ng grocery at food trip si brother, ah. Nag-request pa ng take-out? Matapos ma-serve ang kanilang order, dumiretso na sila sa tinutuluyang apartment unit ni Lincoln. Dito na nakakuha ng pagkakataon ng mga otoridad na sundan ang target. Pero hindi pa man nakapapasok ang target sa unit. Mabilis nang sumalakay ang mga otoridad. Agad nanatakip si Lincoln. This is a mission order. The Commissioner of the Bureau of Immigration gives an order to arrest you in violation of Philippine immigration law. This is in connection with a complaint. Bukod sa mga reklamong isinampa kay Lincoln, napag-alaman din ng mga otoridad na tatlong taon na palang overstaying o undesirable alien ang suspect sa Pilipinas. Kaya tuloy na siyang inaresto. Bukod nga doon sa pagiging overstaying ay gusto nating imbisigahan kung ano pa yung mas malalim na krimen na kinauugnayan nila. Mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration si Lincoln. Blacklisted na rin si Lincoln sa Pilipinas. Tinanong namin ang tungkol sa sex video na ipinamba-blackmail niya kay Cherry. Pero no idea raw si brother. I'm so surprised because I don't have no problem with anyone. Nang tanungin tungkol sa pangingikil niya sa biktima, that woman, I have never. The only thing that woman do sometimes is you come to my house, she buy grocery like that, and I will cook the food, I will eat. I swear to God. But the never. Pansamantalang dinala ang suspect sa Regional Special Operations Group, National Capital Region Police Office. Naharap siya sa kasong robbery with extortion at overstaying. So hihintayin natin yon na gumulong yung kaso. Then after that, saka natin siya pwede ipa-deport pabalik ng kanyang bansa. Masayang-masaya ako, ma'am. Sobrang napakaganda pong umpisa beginning ng 2024 para po sa aming mag-iina. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangi. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso.